Good morning, mga kanayon. Ngayon, magluluto naman tayo ng igado. Ang aking version ng igado. Meron ako ditong sugar, fine sea salt. Ang sariling gawa to. Galing sa pawis ko, kaya maalat na maalat. Tapos, black pepper, bay leaves, silver swan soy sauce, liquid seasoning, vinegar, meron ako dito ng capsicum na tatlong kulay, yellow, green and red, sibuyas, bawang, chickpeas or garbanzos, and meron pa pala kung kailangan idagdag na isa, green peas. Mamaya ako na lang ito. And meron din ako ditong carrots and patatas. And ito yung aking pork shoulder. Okay, let's go! And meron ako ditong in-strainer na pinatulo na patay. Ito muna natin ng konti yung atay niya para mawala yung lanta at medyo mawala yung dugo. And pagkatapos ilipat natin na din siya sa strainer para tumulo yung excess na dugo niya, mawala. Pagka nakita niyo okay na medyo tostado na yung atay. So ang ginagawa ko rito, hugasan ko ulit yung yung kawali. Kasi nandun pa yung mga nawalang mga excess na dugo. Kaya mas maganda palit lilinisan ulit yung pinagprituhan. So ito na nga, malinis na yung ating kawali. Iprito naman natin ulit na yung ating carrots at saka yung patatas. Para makuha natin yung konting brownish niya, mayard ba, o may reaction. At kapag ka nakuha na natin yung gusto nating texture at kulay ng patatas natin at carrot, set aside ulit natin siya. Lipat ulit natin dun sa pinaglagyan kanina. So, ito medyo pumupula na siya. Lipat na natin dun sa kaninang pinaglagyan natin na malinis naman siya. And pwede na natin ditong igisa yung bawang sibuyas pagkatanggal ng carrot at patatas. So, ito na nga yung carrot at patatas natin. Bawang. Medyo brown na siya, sunod lang agad yung sibuyas. Ang ginagawa ko rito, kapag brown na yung sibuyas din, yung medyo alam nyo naluluto na siya, nalagyan ko na rin siya ng nalagay ko yung paminta para mas mabango, mas masarap. Dumalasa talaga siya. Kasi medyo na nagigisa yung paminta.
sabihin natin, konti lang, konti lang. Konti, konti lang. Konti nga lang. Ang dami mong nilagay. Ngayon, haluin natin para magpantay yung lasa niya. Mapasama siya sa lasa ng bawang at sibuyas. And ito yung ating pork shoulder na isang planggana pang 10 kapitbahay na naman to. Haluin lang natin na kapag nakita natin na nag-brown na siya, pwede na natin sunod-sunod na rin ilagay yung mga ingredients natin. Una, lagay natin itong toyo kasi medyo tostado na yung ating karne. Toyo para medyo mabuhay ba yung kulay niya, hindi siya matamlay at saka itong ano maagino or seasoning para lasang lasa agad ang lasa ng mga lasa na nanggaling sa lasa. And halo para magbantay ang kulay. Kapag pantay na ang kulay niya, makikita niya naman yung texture ng karne, yung kulay niya na pwede nyo nang ilagay itong garbanzos or chickpeas. And lagyan na rin natin ang suka. At may tumunog pang pato. Suka. Yan, importante ito sa igado, yung suka niya. Sunod na rin natin yung sugar para mag-balance yung kanilang lasa. Halo-halo lang, halo-halo. So nakita ninyo no, medyo iba na yung kulay niya, nabuhay na yung kulay niya gawa ng ating toyo. Ilagay na rin natin itong ating pinaray na carrots and patatas. Potato, Mr. Potato. Nagalit pala. And haluin lang natin siya para mag-blend lalo ang kanilang lasa sa mga kanayon. Amoy pa lang, ulam na. Sorry, naubusan pala ng battery ang aking GoPro. And nilagay ko na yung ano, hindi nyo nakikita, nilagay ko na yung ating pinaray kanina na atay, tapos itong capsicum, yung sa amin sa Timonan ang tawag Lara, sa amin sa Quezon sa Timonan Lara, bell pepper na kulay green, red, at saka yellow para yung kulay niya masarap. Masarap na sa mata, masarap pa.
ang lasa. Para medyo buhay ba yung kulay. Konting asin. And ating haluin. At, malapit ng maluto ang ating igado. Ang amoy pa lang mga kanayon, I'm telling you. Amoy pa lang, ulam na. Paalagyan natin ng takip na mga 3 years and 3 hours. Yeah, after 3 years and 3 hours nga. Ito na, tapos na. Yes, mga kanayon, tapos na po ang ating igado. Amoy pa lang ulam na. Kapag natikman nyo to, makakalimutan nyo ang pangalan nyo. And thank you very much sa pag-subscribe, pag-like, and please comment and like or dislike. It's wala pong problema. Thank you and God bless. Bye.